So hello guys, good day. So back tayo sa ating farm. So yung vlog natin ngayon is paano natin ma-determine yung ating mulberry na marketed. Ma-determine natin if it's ready to harvest na ba o hindi. So this is the mother plant of my Taiwan long mulberry variety. So ito yung mga na-market natin. This was last April, last week of April na market. So as you can see, meron yung ibang ugat, meron ng ugat, pero it's not fully established. So paano natin maghanap tayo ng marketed na ready to harvest? So isa lang yung bantayan natin kasi yung mulberry is very ano siya. Fragile or delicate ba tawag dyan. So pag kunting galaw mo lang siya sa tanim na sa marketed mo, so namamatay siya. Masyado siyang sensitive. So kaya ako pag market, after market, tinahayaan ko na lang. Hindi ko ginagalaw yung na-market ko. Ito yung isa. So akala mo patay na. So, pero meron siyang ugat. Pero sa ganyang status ng ugat, is hindi pa siya pwedeng i-harvest. So, ito, makikita nyo, so marami na siyang ugat. So, ito, ready na siya i-harvest, guys. Yan, kunin lang natin. So, nasa ano na siya, 90% survivability na to. Pag ganito na yung ugat niya. So, next is ito. Nakikita nyo, marami na rin ugat. So, kaya ito pwede na. So, minsan kasi yung iba, bago pa lang, ginukuha na nila. Kaya after nila na harvest, namamatay. So yan. So importante guys is yan, makikita mo yung ugat niya. Hindi siya puti, kundi yan. Medyo yellow na. Yan yung indication ko na pwede na siyang i-harvest. Kasi pag yung medyo puti pa, so hindi pa siya pwede. In my experience guys. So yan, pwede na. So kunin lang natin. Suppose ko muna. So nakuha ko siya guys. Ito yun. Mulberry. So this is the other one. Kunin natin. So yan. Kita nyo, marami na siyang ugat. Yan, both sides. May ugat na siya. So harvest lang natin. Yan. So, pwede na to. So, makikita nyo, hina-atake yung mga udlot nya. Kasi, prone kasi to sa ano eh. Sa insekto yung mulberry. Paborito ng mga insektong kainin. So, tulad nito, masyado pang bata yung ugat. So, hindi pa siya established. Tsaka yung isa, doon. So, kunin lang natin. Tapos ko muna. Yan. So ito lang yung na-harvest natin guys. So nasa 6 lang yung na-harvest natin. So ito pwede natin itong balikan after a week. So pag dumami na ulit yung ugat niya, so pwede natin i-harvest. So yun na muna yung topic natin guys. So salamat.